Deliver Wall, ayat Pastor Tamaka, Apostolic Deliverance of Christ International, Issues of Sonia, the public like is here, subscribe, and post notification bell for update every day the new videos. Thank you so much. God bless us all. Bismillah, magandang umaga po sa lahat. Sa ating mga viewers, listeners, dito po sa ating channel, sa ating Facebook, may kapayapaan at kapagmihan ng Diyos ay isama sa atin sa pamamagitan ng ating Panginoon, Jesus Cristo. Ito po rin ko kay Christ Jesus, Pastor Tamaka, Apostolic Believers of Christ International. Magbatid sa oras nito, una sa lahat, ay magpasalamat tayo sa Panginoon, sa Kanyang kabutihan, hindi po tayo pinabayaan ng Diyos sa bawat araw. Patuloy po ang Panginoon na nagbigay sa atin ng pagkataon upang na mapakinggan natin ang Kanyang mga salita. Sa mga araw na ito ay patuloy tayo na makarinig ng Kanyang salita upang na maligtas tayo sa araw ng Kanyang pagparito. Matanda po natin hanggang sa mga araw na ito ay ang biyayin ng Diyos ay ating nakamtan ay po sa Kanyang kalooban. Na bawat araw tayo po ay umaasa na kaligtasan at ay mga kapatid ang nais ng Panginoon din ay po sa Biblia. Na nais ng Panginoon na ang tao ay maligtas at makaalam ng katotohanan. Inasahan dahil ang Diyos mapagmahal, mapagbiyaya ang Diyos sa lahat ng tao. At yan ngayon magpatid ating pangaralan ang kaligtasan kung paano natin makamtan. Muna sa Panginoon, lahat ng tao ay maligtas at makaalam ng katotohanan. Yan po ang sinabi ng Panginoon dito po sa 1 Timothy chapter 2 in verse 4. Nahingan natin ang layo ng Diyos sa atin para na maging matatag po tayo sa mga taraw na ating pamuhay. Nais niyang maligtas ang lahat ng tao at malaman ang katotohanan. So yun po, ang nais ng Panginoon, maligtas ang lahat ng tao at malalaman ang katotohanan. Mga kapatid, alam po natin na ang salita ng Diyos, ito talaga ay nabigay sa atin ng kaligtasan. Dahil kung walang salita ng Diyos, wala pong matuto sa aral ng Diyos. Subalit, dahil po na yun talaga ang nais ng Panginoon na lahat tayo maligtas at makakalam ng katotohanan, kaya sa mga paraw ay tinuturuan po tayo sa ating pamuhay. Na ito ating givers, ang sabi ito ng Barana Plath, who will have all men to be saved and to come unto the knowledge of the truth. So ito mga patid, ating pag-aralan at malayin muna tayo bago tayo mag-umpisa para po na sa Tandang Diyos at napakinggan ay hindi po masayang sa oras na ito. Kung ba na kami ang mga Panginoon,
Ikaw ang Diyos noong ngayon at kailanman. Ang Diyos ni Abraham, Isaac, at Jacob. Ikaw ang Diyos ni Israel. Ang Diyos na aming nasahan. Ikaw pa rito. At kukunin mo kami sa araw ng pagliligtas. Upoy ni Jesus, ikaw ang Diyos na sa langit. Ang aming Ama, nagbibigay na itong bagay, natuturo sa tao ng mga ay siyang salita. Nais mo, Ama, lahat ang taong maligtas at makaalam na natutuhanan. Kaya, Ama, pinapasalamatan na namin sa oras na ito, magalatihan sa kusang libutan ay iyong salita. Bumagay sa kami sa kaligtasan, inasahan mo namin hanggang sa mga araw na ito, sa kabila ng mga pagsubok, paglilatihan, ng musika ng lahat na inyiraman. Ngunit Ama, pinapartan mo po ang aming bawat isa na buhay ka na Diyos at buhay yung salita. Nagtuturo sa amin, nagpatatag sa amin ng aming pananampalataya. Lahat na tingin ngayon Ama sa live streaming nito, YouTube channel, sa Facebook, Panginoon, bigyan mo sana ng pangunawa ang bawat isa na iyong salita. Ay hindi masayang sa oras na ito, ito magtuturo sa amin sa mga taraw na rapat na pamuhay. Pumagay mga tulad na hato na parusa. Harap mo kami sa magkuman, Ama, sa araw na inyong tinatakda. Ay mapalaya po kami, Ama, tulad ng tupa na lagay mo sa kanan at sa iyong kaliwa ang makambing ng mga masama. Kaya, Ama, pinapasalamatan ka namin sa pagkatao na ito, ang kapangyarihan mo, Ama, manuhin sa amin na kaligtasan sa babatara na aming mga lakad sa mga kaparoon. Pinapaulang mo ang mga anghel na may responsa ko na mayayari minasahan dito sa ibabaw ng lupa. Iyan ito makalas na may ng tao, subalit Ama ang sabi mo, kung sino masunurin sa iyong salita, ikaw po ang nag-iwas sa sakunaan sa mga pangyayari na sa dito sa iba mo ng lupa. Kaya mo dito sa panamatan ka namin, pinupuri ka namin, nalahati ka namin sa mga araw na ipumuhay. Sana po, Panginoon, hindi ka mahiwalay sa aming puso, kundi di. Ikaw, Panginoon, palagi, alas sa puso at isipan namin, upang para ka namin salamat at purihin ka sa lahat ng araw na aming buhay. Maraming salamat, Ama, sa lagong sa bayan, sa pagkating na streaming na ito. Sa lagong pala, Mama, biyaya ang mo, ay makanta ng bawat isa. Maraming salamat, Ama, sa karunungan, biyan mo sa lingkod, isang patagalungan sa libutan, subalit ang may mga ng Espiritu, na magsasalita ngayon. Ikaw ang magpapatunay, Ama, na yung salita, upang maniwala ang bawat isa, at magkaroon kami ng tunay na pananampalataya. Maraming salamat, Ama, sa buwan ng tapuhin ka ang magpakilaglan, mabalis Kristo namin sa pagkintas. Amen. Hallelujah. Praise the name of Jesus Christ. Ang pating patuloy po natin ang ating pag-aral ng Biblia. Na pinatunayan po na Biblia ayon po sa sulat ni Apostol Pablo kay Timoteo. Nanais ng Diyos, lahat ng tao ay maligtas at makaalam ng katotohanan. Subalit mga kapatid, hindi po lahat ay naniniwala sa katotohanan. May mga tao talaga na kahit kung ipangaral ang katotohanan, minsan mga kapatid ay hindi po tinatanggap. Dahil po ang Diablo, marami pong paraan para po ang ating napakinggan ay hindi mapakinabangan. Ang Diablo po mga kapatid ay nagtatakip ng isipan ng tao. Pakinggan natin sa 2 Corinthians chapter 4 verse 4. Ganito po ang sinabi ng Apostol Pablo. Ngunit kung may mga hindi nakakaintindi sa magandang balita na aming ipinapahayag, ito ay ang mga taong napapahamak. Kung sino man ang tao na hindi nakakaintindi
ng pinapahayag ng apostol at ipinahayag din natin ngayon. Ito ang mga tao na mapapahamak. So, ayun mo siguro natin, mapahamak po tayo. Dahil alam naman natin na kung mapahamak, kapunta po na impyerno. Subalit, mga kapatid, pili po natin na iwasan sapagat ang Diablo walang pinipili. Kung sino man ang biktima ng Diablo, ay nabiktima. Kung sino man hindi nakaintindi na walang balita, hindi po natin sila masisi dahil po ang Diablo ang nagtakip ng kanilang isipan. Verse 4. Ayaw nilang maniwala sa magandang balita dahil ang kanilang mga isipan ay binulag ni Satanas. So, yun ang sila masisi, kapatid mo, kamag-anak mo, kaibigan mo, ama mo, ina mo, at mapalit mong kaibigan, bakit hindi po sila makaintindi? Araw-araw man tayo mag-like, araw-araw man tayo mag-post ng mga video sa YouTube channel sa Facebook, pero bakit hindi nila maintindihan ang magandang balita? Dahil binulag lang ni Satanas ang kanilang isipan. Ayaw nilang maniwala sa magandang balita dahil ang kanilang mga isipan ay binulag ni Satanas na naghahari sa mundong ito. Now, si Satanas, naghahari sa mundong ito. Yun po ang pinakamatindi dahil ang salibutan na ito, dito naghahari ang Diablo. Kaya dahil po siya hari sa salibutan na ito, ang hari natin nasa langit. Din, kahit sa langit po ang Panginoon, pero ginagabayan po tayo. Nakikinig po siya sa mga dalangin natin na namumuhay po na naging masunurin sa Panginoon. Kahit na kung sabihin natin magkamali tayo, hindi ba tayo perfect no, sa paningin ng Diyos? Subalit alam ng Diyos kung paano tayo iligtas. Walang balita po, napakinggan po natin. Pero ang Diablo talaga, walang pinipili. Ang Diablo, patuloy na duligaw ng mga tao. Kaya sa mga napahamak talaga, hallelujah. Tandaan po natin, sa mga napahamak, hindi na karunawa, hindi na kaintindi ng magandang balita. Dahil ang Diablo talaga, walang yung pinipili. Balikan natin sa 2 Corinthians chapter 4, verse 3 to 4. Ngunit kung may mga hindi nakakaintindi sa magandang balita na aming ipinapahayag, ito ay ang mga taong napapahamak. Ayaw nilang maniwala sa magandang balita dahil ang kanilang mga isipan ay binulag ni Satanas na naghahari sa mundong ito. Binulag niya sila para hindi nila maintindihan ang magandang balita tungkol sa kapangyarihan ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Ayan po, ganyan. Hallelujah. Kaya hindi mo sila masisi. Bakit kung kapatid ko, ang nanay at tatay ko, bakit ganito po? Bakit ganito po ang kanapamuhay? Dahil po mga kapatid, yan po ang dahilan. Na hindi po sa maniwala dahil po ang Diablo talaga ang nagbulag ng kanyang isipan. So kaya, ingat na po tayo sa mga paraw. Kailangan natin alam kung ano po ang ating pamuhay ngayon. Ito ba talaga ay karapat-dapat sa Panginoon o hindi? Kasi yan ang trabaho ng Diablo. No, bubulagin lang ang isipan ng tao. Hallelujah. Para po na hindi makaintindi ng magandang balita. Yan ang dahilan. Na hindi ka makapagtataka bakit ang iyong kapatid, asawa, anak, ay minsan po hindi maniwala kung ano ang aral po ng Diyos. Kasi ang Diablo walang pinipili. Dahil ang manito pastor, hindi ko ito gagalawin? Hindi po. Tanda po natin. Walang pinipili ang Diablo. Dahil ang kapatid nito, pastor, hindi ko gagalawin, hindi ka makaligtas
ng Diablo. Ang Panginoon niya, hindi po nakaiwas. Siya po ay tinutokso ng Diablo. No? Pangingan natin sa Mateo 4:1 nga po sa face. Ito po ang nangyari sa Panis Cristo. Pagkatapos mo kayo, no, kagad dumating ang Diablo. Pagkatapos nito, dinala ng banal na espiritu si Jesus sa ilang upang tuksohin ng Diablo. Doon ay nag-ayuno si Jesus ng 40 araw at 40 gabi, kaya nagutom siya. Dumating ang manunukso at sinabi sa kanya, "Kung ikaw nga ang anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang mga batong ito." So, ang Jesus, hindi po siya nakaiwas na gawa ng Diablo. Kaya tayo ngayon, hindi po tayo makaiwas ng gawa ng Diablo dahil ang Diablo walang pinipili. Ang Diablo po, mapatid, mas maamoy sa kanya ang mga tao na may takot sa Diyos. Si Hud po, kung sino man ang matuwid sa silangan, si Hud, walang katumbas kay Hud. Pagbagi niya nakatakas ng gawa ng Diablo. Tayo, katakas ba tayo? Sabihin natin, pastor tayo. Sabihin natin, ama natin, pastor. Ating kapatid, pastor. Hindi po tayo makatakas ng trabaho ng Diablo kasi siya ang nag-control ng salimutan na ito. Pero ang Diyos nagtuturo sa atin para naiwasan natin ang trabaho ng Diablo. Kaya ang ating ginagawa, nais ng Diyos, lahat ng tao ay maligtas. Kaya lang, hindi lang ang tao ay naniwala na managbalita dahil po ang Diablo, yun ang trabaho. Gusto niya, alisin sa puso mo ang napakinggan mo dahil hindi ka nakaunawa. Bakit hindi nakaunawa ang tao? Dahil po ay binulag ni Satanas ang kanilang isipan. Napunta na natin ng Mateo, Kapitulo 13, versikulo 19. Kapag inakaunawa ang tao, dumating ka agad sa Satanas. Ang tabi ng daan kung saan nahulog ang ilang binhi ay ang mga taong nakinig ng mensahe tungkol sa paghahari ng Diyos, pero hindi nakaunawa. Dumating si Satanas at inagaw ang salita sa kanilang puso. Yun po. Nahulog po sa tabi ng tagpastor. Ilang pastora, maglayag pa ko ah. Matalo ko niya tuntun. So, ganito po ang nangyari. Siya ang naghulog. Para hindi makaintindi, siya ang mag-alis ng salita na yung napakinggan. Bakit? Trabaho na lang mula yung isipan natin, trabaho din niya, naalisin ang sa puso natin ang salita ng Diyos na ating napakinggan. Yun ang trabaho ng Diablo. Kaya paano malabanan ng Diablo? Ganito po ang sinabi sa 2 Timothy in chapter 2 in verse 25-26. Pakinggan natin ang sabi ni Apostle Pablo sa 2 Timothy 25-26. Ito po yung sinabi na kay Timothy. Kailangang mahinahon siya sa pagtutuwid sa mga sumasalungat sa kanya. Baka sakaling sa ganitong paraan, ay bigyan sila ng Diyos ng pagkakataong magsisi at malaman ang katotohanan. Ayan po. Kuminahon lang po tayo. Live lang po tayo. Wala po tayo sinisira. Wala po tayo pinagmalaki. Tandaan po natin, ang ginagawa natin ito, itong live streaming natin, nag-create ng mga video para makarating natin ang isahin ng Diyos. Tanggapin nyo sa hindi, basta ang importante na pakinggan na po natin sa pagkasara ng hatol, ito ang hatol sa atin, ang salita ng Diyos na ating napakinggan. No? Tandaan po natin yan, isa dyan, 12 and verse 48. Ang salita ng Diyos na ating napakinggan, ito ang hatol natin sa huling araw. Na ang sabi sa Pablo, kuminahon na po tayo. Kailangang mahinahon siya sa pagtutuwid sa mga sumasalungat sa kanya. Hindi may iwasan niya sa lugar. Mayroon mamutya. Mayroon sumasalungat na ala ng Diyos. No? Tulad natin, tayo po, ang ating stand sa believers, bawal ang baboy, bawal ang walang kaliskis, walang kalikpik. Pero hindi po lahat.
naniwala, meron sumasarungat. Pero minahalan po tayo, baka pagkaloob na sila ng Diyos na pagkatawang magsisi at malalaman ang katotohanan. Kailangang mahinahon siya sa pagtutuwid sa mga sumasalungat sa kanya. Baka sakaling sa ganitong paraan, ay bigyan sila ng Diyos ng pagkakataong magsisi at malaman ang katotohanan. So hanggat hindi alam ang katotohanan, hindi makapagsisi ang tao. Dahil akala niya, siya talaga ay perfecto. Kaya sinabi ni Hani Solomon, sa Proverbs kong mga kawikaan, kabanata, tatlong po, talata, 12, may tao na daw perfect sa sarili niyang mga mata, subalit, hindi pa hugas ang kanyang karumihan. Now, huminawalan po tayo na ituloy natin ang sumasalungat. Baka pagkalooban sila ng Diyos na makapagsisi at malalaman ang katotohanan. 56. Sa ganoon, maliliwanagan ang isip nila at makakawalan sila sa bitag ng Diablo. So, sa ganoon paraan, maliliwanagan ang isipan nila at makawala sila sa pitag ng Diablo. So yun pala, kapatid mo, kamag-anak mo, hindi lahat naniniwala sa aral ng Diyos. Kasi ito na pala natin, hindi ito ating gawa, ito'y salita ng Diyos. Kaya nga ang Diyos, nagbibigay sa atin ng karunungan, nagbigay ng pangunawa, para may sigawan natin ang salita ng Diyos na ito pinapangaral po natin. Subalit, sa ating panahon ngayon, hindi po lahat naniniwala at sumpalataya sa panadyablo, wala nga pinipili. Anak ka ng Diyos, Kristo, hindi nangulubay ang Diablo. Hinaharangan ng Diablo ang plano ng Diyos na isinugo ang kanyang isisang anak upang ipatok sa cross at sa magandang kamatayan niya ay mapigil ang kapangyarihan ng Diablo. So hanggang na malapit siya ipatok sa cross, ang Diablo, ginamit pa rin si Pedro. Pagingan natin si Pedro na kanyang sinasabi si Manus Cristo. Habang mapunta sila sa Jerusalem, ganito po ang sinabi ng Panginoon na siya po ay malapit na ipako sa cross. Sinabi niya sa Matthew 16:21-23. Pagingan natin ang Diablo, kung ano ang Diablo talaga. Kahit si Pedro, pumasok talaga ang Diablo. Pagingan natin. Mula noon, ipinaalam na ni Jesus sa mga tagasunod niya na dapat siyang pumunta sa Jerusalem at dumanas ng maraming paghihirap sa kamay ng mga pinuno ng mga Hudyo, ng mga namamahalang pari at ng mga tagapagturo ng kautusan. At siya ay papapatay nila. Pero sa ikatlong araw ay muli siyang mabubuhay. Nang marinig ito ni Pedro, dinala niya si Jesus sa isang tabi at sinabihan, "Panginoon, huwag po sanang ipahintulot ng Diyos. Hindi ito dapat mangyari sa inyo." Napakaganda po ng salita ni Pedro. Akala mo siguro ginagamit pa ang Diyos. Huwag sana ipahintulot ng Diyos. Akala mo maganda yung pakinggan mo yun. No? Akala mo maganda pakinggan yung sabi ni Pedro, huwag sana ipahintulot ng Diyos, ginagamit niya ang Diyos. Pero ang sagot ang Pedro sa Pedro. Hinarap ni Jesus si Pedro at sinabi, "Lumayo ka sa akin, Satanas. Pinipigilan mo akong gawin ang kalooban ng Diyos." Ayan po. Gusto ng Diablo, pigilan ka niya na gawin mo ang napakinggan mo. Trabaho ng Diablo yan. Kaya, sa ating pagka-Kristyan, pastor, marapalataya man, kahit ang pagturo, mga kapatid, hindi garantiya ang bansa natin sa lupa. Walang makagarantiya kung anong karunungan ano ang natin nakamtan? Ang garantiya nito, kung sundin ang kalooban ng Diyos. May pastor ba makapagsabi, ligtas na ako? Kung mayroon na magsabi, ligtas na ako, sinungaling yan. Kasi natin pagbaka pa tayo sapagkat sa Apostol Pablo Filipos 1:21, para sa akin, aking pagkabuhay ni Kristo, ang kamatayan ko ang pananaig. Kaya habang may ang tao, wala makaklaim, ligtas na siya. Wala. Hinintay natin ang kaligtasan. Pero wala makapagsabi, aligtas na ako, pastor kasi ako? Wala. Sinungaling ko ang ganyang aral at ganyang mga aral. Ang kaligtasan, dapat it. Yan, masiguro na po natin sa araw
na tayo alis na sa libutan. Sapagkat dalawa ang patutunguan natin. Walang pinipili ang apoy. Hindi kakain ng apoy dahil pastor ka. Kahit sino na hindi matagpuan ang pangalan sa aklat ng buhay, ibubulid siya sa galat-galatan apoy. Na ang Diablo, ganito po ang sinabi niya kay Pedro. Hinarap ni Jesus si Pedro at sinabi, "Lumayo ka sa akin, Satanas. Pinipigilan mo akong gawin ang kalooban ng Diyos dahil hindi ayon sa kalooban ng Diyos ang iniisip mo." Di ba? Ang Diablo, hindi kalooban niya siniisip. Kaya ang tao na pinigdasama ng salita ng Diyos at hindi nakaunawa, talaga ng Diablo, pumunta doon sa tao na kaunawa at alisin niyang napakingin niya ng pastor, kay father man o tagapagturo na aral ng Diyos. Kasi mayroong mga aral ng Biblia, amin lang, Kristiyano lang ang natutunan. Pero ang pangunawa, wala. Kailangan ng pangunawa. Hindi ka pwede mangaral sa Diyos, walang hindi pangunawa ito. Kaya ito nga, bakit matagalan tayong mangaral sapagkat pinapangunawa natin. Ang Diablo, walang pinipili. Si Pedro po ang nagsalita. Pero ang Diablo ang pinagalitan ng Panginoon. Di mo naliwanag sa Matthew 16:23? Hinarap ni Jesus si Pedro at si... Sino hinarap ni Jesus si Pedro? Anong sabi niya ni Pedro? Sabi, "Lumayo ka sa akin, Satanas." So, sikas lang, nabago po ang pangalan ni Pedro. Pinalang Panginoon, lumayo ka sa Satanas. Si Pedro po ang hinarap. Pero Satanas po ginagalitan sapagkat ang salita ni Pedro, hindi nagaling ng Pedro yun. Yan ang salita ng Diablo na sinasabi ni Pedro. Di ba? Madali na pumasok po. Sa ahas niya, pumasok ang Diablo. Actually, ang Diablo hindi ahas po siya. Ang hill po. Ang Diablo po, ang hill. Pero ang hill, mga kapatid, hindi makita. Hangin lang po. Kaya niya pumasok sa ahas para magsalita ang ahas. Pumasok ang Diablo kay Pedro, nagsalita. Ang sabi niya, ginagamit ang Panginoon. Nang marinig ito ni Pedro, dinala niya si Jesus sa isang tabi at sinabihan, "Panginoon, huwag po sanang ipahintulot ng Diyos. Hindi ito dapat mangyari sa inyo." Diyos po ang ginagamit ng Diablo sa mga ni Pedro. Huwag sana ipahintulot ng Diyos. Akala natin, napakaganda pakinggan, ha? Huwag ka sana mamatay, hindi ka sana mahurot, hindi ka sana masagasaan. Akala mo, please God. Akala mo sana masarap mo pakinggan. Sana po hindi ka mabanggaan, sana po hindi ka matunay, hindi ka sana madulas. Pag-isabihin mo, sana madulang sa ito, masama yan. Nakasabi na ni Pedro, hindi sana pinitulot ng Diyos. Ginagamit pa ang Diyos. Diablo na pala ng salita. Hinarap ni Jesus si Pedro at sinabi, "Lumayo ka sa akin, Satanas. Pinipigilan mo akong gawin ang kalooban ng Diyos dahil hindi ayon sa kalooban ng Diyos ang iniisip mo, kundi ayon sa kalooban ng tao." Yun na ang sayo ng Diablo. Gusto natin pumatay ka. Gusto ng Diablo mag-alunyak ka. Gusto ng Diablo magsabastiyosan ka. Gusto ng Diablo maging bayot ka, maging tumboy ka. Gusto ng Diablo manira ka na kapwa. Gusto ng Diablo magtumayaw ka. Gusto ng Diablo maglasing ka. Gusto ng Diablo magisakim ka. Gusto ng Diablo magdarambong ka. Kasi yung po ay isip ng tao yan. Yun ang gusto ng Diablo gawin mo. Hindi ka matatagas. Huwag mo sabihin na pastor ako. Di ba yung pastor na yan? Nang iba na po ang ugali, nang iba na ang mga panalita. Bakit? Hindi mo ba alam? Akala mo pastor yan? Akala mo pari ito na pagturo gamit ang Biblia? Hindi mo alam? Tagapagturo na pala yan ng Diablo? Pakinggan natin. 1 Timothy chapter 4, verse 1 at 2. Ganito po ang sinabi ni Apostol Pablo. 4:1-2, ito po sa 1 Timothy. Malinaw ang sinasabi ng banal na espiritu na sa mga huling araw, tatalikod ang iba sa pananampalataya nila sa Diyos. Susunod sila sa mga mapaninlang na mga espiritu at itinuturo ng mga demonyo. Ang mga aral na ito ay itinuturo ng mga taong mandaraya, sinungaling at walang konsensya. Natuturo ang Diablo, espiritu ng demonyo. Ang mga tao na ito, nangangaral, nagtuturo, mga tao mandaraya, sinungaling at walang konsensya. Pastor ito, pare ito, tagapagturo ito. Di ba nagturo ang pare? Nagturo. Ang pastor nagturo, nagturo. At tagapagturo siya, nagturo. Evangelista,
Nagtuturo. Lahat nagtuturo ay galing sa Panginoon. Hindi po lahat ang tuturo galing sa Panginoon. Kaya sabi ng Panginoon, ang mga propeta, makilala niyo sila sa kanilang magawa. Hindi magali magtuturo ang Espiritu ng Diablo ng katotohanan. Kaya ating givers, nais ng Panginoon, maligtas na ng tao, makakalam ang katotohanan. Ang Diablo po, hindi isipan lang po ang kayang takpan ng Diablo. Pati puso natin. Pakinggan natin mga kapatid. Ephesians chapter 2, verse 1 at 2. Pakinggan natin. Noong una, itinuring kayong mga patay ng Diyos dahil sa mga pagsuway ninyo at mga kasalanan. Namuhay kayong gaya ng mga taong makamundo. Sakop kayo noon ng kapangyarihan ni Satanas, ang hari ng mga espiritong naghahari sa mundo. At siya rin ang espiritong kumikilos sa puso ng mga taong ayaw sumunod sa Diyos. Ayan po, kapatid mo, kapag-anak mo, ama-ina mo, kaibigan, nalapit sa iyo. Hindi lahat maniwala sa aral natin. Hindi lahat. Bakit? Ang Diablo, kaya diktahan ang puso ng tao, parang napakinggan mo, hindi mo nagawa. Hindi mo alam na ang Diablo pala ang naghari sa puso niya ng mga tao na, na ito'y sumusuway at pakasalaanan pumuhay. Noong una, itinuring kayong mga patay ng Diyos dahil sa mga pagsuway ninyo at mga kasalanan. Bakit ganito, ganito problema ng tao? Sinusuway ang utos, maging makasalanan tayo sa mata ng Diyos dahil kaya sinabi patay tayo sa ating pagsuway at pagka makasalanan, masisimo ba siya? Katulad mo ba siya? Tulad na sinabi mo, walang tulang ng tao na ito, kriminal na ito, rapist na ito, napakasama tao na ito. Masisimo ba siya? Kung pinagayin ng Diablo ang isipan niya at puso niya, hindi po siya masisi. Kaya alam ng Diyos na pinagayin sa ni Satanas. At ang sabi ni Apostle Pedro sa 2 Timothy chapter 2, verse 25, kailangan buminahon lang siya na magtuturo. Hindi mo sila masisi dahil ang Diablo walang pinipili. Hindi siya ang Diablo, ama nito pastor, kapag nito pastor, hindi ko ito galawin. Ikaw, tayo ang maamoy sa Diablo. Siwag nga, ang sabi ng Panginoon, napansin mo ba siyo? Napansin mo siyo na kumikot? Walang katulad niya, matuwid. Pakinggan natin siyo, anong klase pagkatao siyo? Mayroon ba makatumbas? Makatumbas ba tayo nito? Kung siyo pa na nakita ng Panginoon na matuwid, hindi nakaiwas. Hallelujah! Hindi nakaiwas mo dahil po sa katuwiran niya ginagawa, naiwasan pa niya ang gawa ng Diablo. Hindi po. Pakinggan natin sa 1 Timothy 8, dito po sa home. Sinabi ng Panginoon kay Satanas, saan ka nang galing? Sumagot si Satanas, paruot parito na naglilibot sa mundo. Sinabi sa kanya ng Panginoon, napansin mo ba ang lingkod kong si Job? Wala siyang katulad sa buong mundo. Matuwid siya at malinis ang pamumuhay. May takot siya sa akin at umiiwas sa kasamaan. Matumbas natin siyo. Kung si Job nga may takot, matuwid, umiiwas sa kasamaan, hindi nakatakas ng Diablo, tayo. Ano ang ibang malaki natin? Pastor lang? Bakit? Perfect ba tayong pastor? Tayo ba talaga perfect sa harapan ng Diyos? Kung si Job na matulig, may takot sa Diyos, hindi po nakatakas sa Diablo, tayo ngayon. Ingat tayo. Kaligtasan, kaya huminahon na po tayo, sapagat yung po sinabi na po sa Pablo ng Timoteo sa 2 Timothy chapter 2, 25-26, balikan natin para maintindihan natin bakit yung mga tao talaga ay sumasalungat sa aral natin. Bakit ay maniwala sila ng katotohanan? Huminahon lang po tayo, baka pagkalumang sila ng Diyos. Kailangang mahinahon siya sa pagtutuwid sa mga sumasalungat sa kanya. Baka sakaling sa ganitong paraan, ay bigyan sila ng Diyos ng pagkakataong magsisi at malaman ang katotohanan.
Sana. May pastor ba dito? Mga batid? Na makaiwas? Wala makaiwas ng dalawang ng Diablo. Sapagat ang Diablo, walang pinipili. Nagtaka tayo, pastor na nga sila. Pero ang alam ng Diyos na pinapangalaw natin ay maniwala nila. Sinasalamat po nila. Pero minahalan po tayo. Baka pagkalubas sila ng Diyos ng pagkataon. Kailangang mahinahon siya sa pagtutuwid sa mga sumasalungat sa kanya. Ang sabi natin, bawal ang baboy. Ang sabi natin, bawal ang walang palikpik, walang kariskis, pero hindi po sa kaniwala. Dahil ang pinawala nila ang kanilang karunungan. Pero sige lang, ito, patuloy natin. Baka sakaling sa ganitong paraan, ay bigyan sila ng Diyos ng pagkakataong magsisi at malaman ang katotohanan. Pero sa ganoon, maliliwanagan ang isip nila at makakawala sila sa bitag ng Diablo na bumihag sa kanila para gawin ang nais nito. Diba? Ay maniwala ang salita ng Diyos kasi pinawala nila ang sarili ng karunungan. Ito pala ay gusto ng Diablo, yun ang gawin mo sa lumating mong katotohanan para lang na itapon ka sa impyerno. Pero kaligtasan ang nais ng buhay naman, di ba ang viewers natin? Isa 1 Timothy chapter 2 verse 4, nais ng Diyos, lahat ng tao ay maligtas at makakaalam ng katotohanan. Pero, hindi may iwasan na may sasalungat dahil po binihag lang po ng Diablo. Kailangang mahinahon siya sa pagtutuwid sa mga sumasalungat sa kanya. Sumalungat sa atin, kumilungan po tayo. Inisundo tayo, hayaan lang natin yan. Kasi pangalanan po natin ang salit ng Diyos na walang katuliran. Ibig sabihin na wala ating gamitin sa ito ang sabihin natin na paraan lang natin ito. Hindi po paraan natin, paraan ng Diyos talaga. Wala po katuliran natin. Ano ba ating gusto natin lang na yung araw natin, tanda po natin na mapagtakpan. Hindi po. Katotohanan lang po sinasabi natin. Wala tayong tinatakpan, katotohanan ating pinapangaral para po tayo matuto sa tamang pamuhay bilang lingkod ng Diyos na kuminaw lang tayo baka pagkaluban sila ng pagkataon. Baka sakaling sa ganitong paraan, ay bigyan sila ng Diyos ng pagkakataong magsisi at malaman ang katotohanan. So hanggang ngayon, ganun pa rin, marami pa rin sumasalungat, ayaw nila maniwala. So ayaw lang po natin sila, talagang natin bakit sila kaganon, 56. Sa ganoon, maliliwanagan ang isip nila at makakawala sila sa bitag ng Diablo na bumihag sa kanila para gawin ang nais nito. Maliwanag po ha, na binulag na po ng Diablo ang isipan. Kasi ang sabi, baka sakaling maliwanagan ang pag-isip nila. Kapag hindi po naliwanagan ang isip nila, mahirap sila gagawa ng napakinggan. Dahil po ang Diablo talaga, yun ang trabaho niya. Bulagin lang ang ating isipan. Gusto ng Diablo na yung napakinggan natin, hindi natin palagaan. Dahil po, yung ang nais ng Diablo, itapong ka rin tulad niya doon sa impyerno. Napakarami po na mapunta sa impyerno. Anong karami? Parang buhay ng daga. Pakinggan natin na gano'ng karami ang nabihan ng Diablo. Revelation in chapter 20, verse 8 up to 9. Tingnan natin gano'ng karami ang nabiyan ng Diablo. Ito'y pinatunayan niya po sa luwag. Otso. Kapitulo 20, versikulo 8 sa 9. Ngato sa Revelation kung bayan. Lalabas siya at dadayain ang mga bansa sa buong mundo, natatawaging Gog at Magog. Titipunin sila ni Satanas at isasama sa pakikipagdigma sa mga mananampalataya. Titipunin ka ni Satanas para makipagdigma sa mga mananampalataya sa araw at Armageddon, labanan ng Christ in Devil. Tuloy. At ang matitipon niyang mga sundalo ay kasindami ng buhangin sa tabing dagat na hindi kayang bilangin. Napakarami po. Ang ating po ng Diablo, kasing buhangin ng bunbon ng dagat hindi kayang bilangin. Diyan yan karami. Kaya ngayon mga kapatid, kaligtasan na sa Panginoon sa atin. Pero bakit magpahamak tayo? Hindi natin naman ayan na itong isipan natin at puso natin, ito pala ay pinagharihan na po ng Diablo. Bakit ayaw natin sundin ang napakinggan? Bakit ang pinagbawal sila ngayonan? At ang sinayon ang pinagbawal? Bakit?
Diablo lang po ang kumikilos sa puso at isipan ng tao. Pero kung ang salita ng Diyos ang makatanim sa puso namin, walang makahadlang ng katotohanan dahil ang katotohanan lang po ang nagpapalaya po sa atin. Kaya habang tinakpan ng Diablo ang isipan at puso natin, kahit araw-araw ka pang makinig, hindi mo alam, hindi mo nawala ang katotohanan dahil ang Diablo ang nagtakip ng puso at isipan ng tao. Matindi po ang nabalala ito. Napakatindi. Tinaman ang suko itong sanibutan, madilim. Bakit madilim? Pinaghanan ng Diablo ang sanibutan. Siya naghanan dito sa mundo nito, sa mga tao, sa nangari, na mga tao po, na wala ang Panginoon. Pero pag nasa atin ang Panginoon, hindi maaaring panghariyan ng Diablo. Dahil ang Panginoon, mas makapangyarihan pa kaysa sa Diablo. Ngunit, pag hindi naitindihan nila ang mga balita, alam na natin, binulong lang po sila ni Satanas at mapahamak sila sa araw ng paghukom. Ngunit kung may mga hindi nakakaintindi sa magandang balita na aming ipinapahayag, ito ay ang mga taong napapahamak. Ayaw nilang maniwala sa magandang balita dahil ang kanilang mga isipan ay binulag ni Satanas na naghahari sa mundong ito. Kaya po natin, naghahari sa mundong ito ni Satanas. Kaya ingat tayo, kung paano sa labanan ng Diablo, paano makatayo tayo sa labanan na ito, pakinggan natin sa Ephesians 6:18. Ito po ang labanan natin. Ito ang pandigma natin. Ito po ang sanata ng Diyos na dapat nasa atin. Ephesians 6:18. Dito po sa Ephesians. Gamitin niyo ang lahat ng kagamitang pandigma na ibinigay sa inyo ng Diyos. Lahat ha? Walang isang matira. Ilan ito? Ito ang pandigma. Pakinggan natin ang pandigma nito. Ito ang sandata ng Diyos na dapat nasa atin sa bawat araw para po makatayo tayo sa labanan na ito. Para malabanan niyo ang mga lalang ng Diablo. Paliwanag po ha? Paano labanan ng Diablo? Una, nasa atin ang katotohanan. Pangalawa, katuwiran. Itong katotohanan ang build. Ito po ang bakos. Build natin. Sinturon. Pangalawa, katuwiran. Ito po, mga kapatid, ang katuwiran. Bulletproof. Ito po. Ito po yung kalangga sa dibdib. Ang bulletproof, katotohanan, ang build, katuwiran, ang bulletproof, at ang pangunang balita. Ito ang sapatos. Ang pang-apat, ito yung panampalataya. Mga kapatid, ito po ang tinatawag na taming. Ito po ang pang-apat taming. Pang-lima, ito po, tandaan po natin ang helmet na walang iba ang bautismo sa Panginoon. Dahil ang bautismo sa Panginoon, tatakbo natin at kapatawaran ng ating kasalanan. Pag-alim, itong espada na salita ng Diyos, araw-araw ang daladala natin ito. Ito, espada, pampito, panalangin. Tuloy natin. Sapagkat ang kalaban natin ay hindi mga tao, kundi masasamang espiritu sa himpapawid, mga pinuno, may kapangyarihan at mga tagapamahala ng kadilimang namamayani sa mundong ito. Kaya gamitin niyo ang lahat ng kagamitang pandigma na ibinigay sa inyo ng Diyos. Para sa oras na dumating ang kasamaan, ay magawa ninyong makipaglaban. At pagkatapos ng pagkikipaglaban, ay manatili pa rin kayong matatag. Yan po ha. Una, protein. Kaya maging handa kayo. Gawin ninyong sinturon ang katotohanan. Sinturon ang katotohanan. Pangalawa, isuot nyo ang pagkamatuwid bilang pananggalang sa dibdib ninyo. Pagkamatuwid, pananggalang sa dibdib. Walang po, panatlo, sapatos. Isuot nyo bilang sapatos ang pagiging handa sa pangangaral ng magandang balita. Ang pangangaral ng balita, sapatos. Kaya kung wala ka ng pangangaral ng balita, wala ka ng sapatos. Bakit layag tayo? Bakit nakapagpulos tayo ng video? Sapatos ito natin. Kasi pag hindi nakasapatos, baka dalita ng Diablo doon sa matinik na lugar. At dahil matinik ang lugar na dala ng Diablo sa atin, hindi na po tayo makalaban. Kaya kailangan pala mangaral ng mga ng balita. May kapanawan at wala. Ang sabi sa 2 Timoteo chapter 2, ang sabi sa Pablo ni Timoteo, ipangaral mo ng balita
may kapanahon ka wala. Pumisa ng panahon, ginagamit ang panahon ng Diablo, hindi ka makapangaral man ng balita. Pero hindi pwede. Nakailing ko ng Diyos na tumutulungan natin man ng balita. Ang importante, may kapanahon ka wala, ipangaral man ng balita. Kahit sasakyan tayo, kahit saan tayo nakapag-deserve tayo ng lugar, kasi trabaho lang natin ito bilang lingkod ng Diyos. Sapagkat ang sinabi sa Matthew 24:46, mapalad ang isang alipin, malaknang ng Panginoon na magumagawa ng kanyang katungkulan. Kaya wala tayong panahon na tayo po ay dahil sa ating pagantok, dahil sa ating kapaguran, kung sa ating panghihinan ng katawan, makalimutan ang magandang balita. Hindi po, sapatos pito natin ang magandang balita. Isuot nyo bilang sapatos ang pagiging handa sa pangangaral ng magandang balita na nagbibigay ng kapayapaan. Ito sapatos. Pangatlo, pangapat, siksel. Hindi lang iyan. Gamitin din ninyo bilang panangga ang pananampalataya ninyo. Pananampalataya, panangga, ito'y taming pananampalataya. Habang pananampalataya tayo, tapon sa kaliwat kanan, kayang labanan, dahil ang pananampalataya ay mismo ang gumagawa. Kaya habang may pananampalataya, ang tao mananaig tayo sa sanggutan na ito. 2 Timothy chapter 4, verse 6. Ang proceeding, ang sabi sa Pablo, mistuan ako yan doon sa dambanan ng Diyos sapagkat dumating na ang araw ng ipagpanaw at nakipagbaka ako. Ako po ay nakipagbaka sa mabuting pakipagbaka, iningatan ko ang aking pananampalataya. Yun, ang pananampalataya, ito ang panangga. Kung taming, sapagkat sa labanan ng digmaan, kung ang isang hari pumunta sa digmaan, si David may taning. Hallelujah. May taning po si David para sa labanan ng kipagbaka sa kanilang makaaway. Kaya kapag may taning ka, hindi ka basta-basta tatablahan. Pananampalataya ang taning. Kapag may pananampalataya, malabanan natin ang palaso ng Diablo. Para hindi kayo tabla ng mga panunukso ni Satanas na parang palasong nagliliyab. Ang pananampalataya pala, ito ang panlaban sa panunukso ni Satanas na parang ispada kumpana nagliliyab. Ito pala ang pananampalataya, ang mananaig sa araw ng pagtutukso. Maraming bagay na ginagamit ng Diablo, matukso ang tao, makalimutan ang bilang paglilingkod sa Panginoon. Kapag natukso ka na ng bagay na sanlibutan, makalimutan mo na kung ano pala ang katungkulan natin sa sanlibutan na ito. Pastor tayo, kresa mo na pala kaya, kapag natukso na tayo sa bagay, makalimutan mo na kung ano ang katungkulan mo sa Panginoon. Pero kung hindi ka matukso ng mga bagay, ang ibig sabihin, nandyan pa ang iyong pananampalataya. Pang-anim, isuot nyo bilang helmet ang tinanggap ninyong kaligtasan. Helmet. Isuot ang helmet. Kaligtasan. Ano ang kaligtasan? Ang sabi ni Marcos, he who believe, it is baptized, will be saved. But you does not believe, will be done. Tapos, ang maligayang araw ng pananampalataya. Ang sumampalataya at mabautisman maliligtas. Kaya, itong helmet, pag nabautis mo tayo, tapat noon ang pangalan ni Jesus. Dapat pala bautismado ka. Nasa iyo na ang katotohanan. Nasa iyo na po ang katotohanan. Nangalim mo ng balita ka. May pananampalataya ka na. Pero wala kang helmet pala. Ang ibig sabihin, wala ka palang bautismo sa pangalan ni Jesus. Kasi ang helmet, nasa noo po yan nakalagay. E sa pahing sa 13:2 verse 4, doon sa langit, ang nagpupuri sa Panginoon, ang pangalan ng Panginoon nasa noon natin, iyan ang helmet ng kaligtasan. Dapat bautismado tayo sa pangalan ni Jesus. Pang-anim po ito. Pang-anim, apang-pito, apang-pilima po ito. Pang-anim. At gamitin nyo bilang espada ang salita ng Diyos na kaloob ng banal na Espiritu. Pang-anim, espada, salita ng Diyos. Bawat araw, dala-dala po natin yan. Baka makalimutan mo po. Tanungin ka lang sa sasakyan. Tanungin ka sa daan. Kahit isang versikulo, wala kang matandaan. Ibig sabihin,
wala kang espada na dala-dala. Habang nakipagbaka tayo sa sanubutan na ito, saan ang kapaloroon kung isang hari na napili ang kanyang espada sa kanyang, sabihin natin, sa kuban, kung sa kanyang katawan, madali iyan makarisba ng kaaway. Pero kung wala kang espada, kahit gano'ng katapang ka, kung may espada ang kalaban mo, tatakbo ka. Bakit? Wala kang panglaban. Pero kung salita ng Diyos, dala-dala natin sa mga taraw, tandaan mo natin, ang espada nito ang puputol sa masamang isipan, masamang naramdaman, habang namumuhay tayo sa salimutan. Espada, salita ng Diyos. Kung wala salita ng Diyos, bigo tayo sa labanan na ito. Pangpito, itin. At manalangin kayo sa lahat ng oras sa tulong ng Banal na Espiritu. Manalangin sa lahat ng oras. Hindi pwede pangpito na sandata panalangin. Sa lahat ng oras, hindi pwede linggo lang. Lahat ng oras ang panalangin kasama na sandata para makalaban tayo sa labanan na ito. So sana, nakadagdag sa atin ang karunungan na ito galing po sa Panginoon. Ako po magpaalam na po dahil ano pa tayo lakad at ito po ang salita ng Diyos na sana po mga batid ang kaligtasan na ito ay makamtan sa magitan kong aaral pero marami pa tayong ipangaral subalit tapos na oras kaya tapos na oras at least napakinggan ninyo ang aral ng Diyos sana po ang pangunawan ng Diyos ay ating makamtan manalangin tayo sa ating pag-iwala sa oras nito. Manalangin ang mga Panginoon, maraming salamat po sa inyong salita, Ama, sa oras na ito. Nais mo ang mga mga sa tao, makakalam ng katotohanan. Panginoon, sinasama ko po sa lahat na nakatingin sa streaming, mga live, makisimit po, Ama, sa na pong nawa at magalong sa bawat isa. Panginoon, sana ang tinusang data na ito, napili sa amin sa bawat araw, habang kami nabubuhay, upang makatayo kami sa labanan ito. Kaya makita ang kaaway ng Diablo, pero kita-kita mo sa ngayon, Panginoon, saan man siya panoroon, at nais ang Diablo, iligaw ang iyong mga anak. Subalit, Ama, sa iyong pangitan ng habili mong dugo, kung itong banal mong dugo, Ama, na ito po ay inaaring sa taas ng cross, ang nagtalo ng aming kaaway ng Diablo, sa pangasin natin mo, Ama, dahil mo yan, na ang lahat ng sumaparataya sa iyo ay malalaig. Ayon po sinabi mo, Ama, sa 1 John, sa 5, verse 4, up to 5, na lahat sa makalataya sa iyo ay mananayin sa sanubutan na ito. Kaya, Ama, sana po ipagalaw po sa bawat isa ang sandatan na ito. Itong katotohanan katulad, pangalaman ng balita, panagpalataya, yung may kagaligtasan na buwan mismo at yung tapak. Diba ng iba, ang iyong Espiritu, yung sanot ng Diyos, at ang panalangin sa buwan araw, sana, bigyan mo sa amin, Ama, ang mainit na Espiritu na sa bawat araw ilang magkalimutan kayong layunin na ismuhanan ng tao ay maligtas. Maraming salamat, Ama, sa iyong salita. Sana po, Ama, ipatalo mo sa bawat isa ngayon ang mga kahilingan, pag-arap sa buhay, financial, o ano pa man, Panginoon, ang pangilangan nila. Sana bigyan mo, Ama, sa kanila, ulitin sa akin ang masusunod. Huwag yung kalungan, Ama, ang masusunod. Subalit ang mga ikon Diyos mga maging, mapagpumaba na Diyos, mga bagay na Diyos, puspos ka ng awa, banayad ka sa pagkagali. Kaya Ama, tulad ng iyong angkan, hallelujah sa salibutan na ito. Mga lahing Israel, na kaya na po naging matigas ang puso at isip ka nila. Ngayon hanggang ngayon, Ama, ang iyong habag ay naranasan po namin sa salibutan na ito. Salamat sa pagpapala, salamat sa inyong sa lakas ng katawan, salamat sa kalaringan sa karamdaman. Panginoon, hallelujah, glory to Jesus. Datagasaw sa apostolic, glory to Christ, and God for ministry. Panginoon, isang espiritu lang po, ipagalaw po sa bawat isa, ay iwasan, hallelujah, ang pagkaintindihan, pagbingkil, Panginoon, ang iba na espiritu, ang mananaig sa aming bawat isa, na ibinibigil po sa amin, hanggang sa mga araw na ito, katotohanan lang po, Ama, ang nagbisa ng kalaya. Reliyong tradisyon ay tuntunin na sa lumutan, hindi po kami malipin, kundi rin ang maikaw ang aming Ama, ang Diyos, na magpanyalan sa lahat. At bilang alipin mo, Ama, ito mo sa aming katotohanan, marapili ka sa aming puso at isipan, nagagawa kami ng iyong panuuban, habang hintay kami sa araw na itinatakda po sa amin, kaya matulog na kami sa araw, sabalit, Ama, sa pagbabalik,
nagising po kami. Ayon sinabi sa John 5:28, na dati ng panahon na nakamapatay ay makainig sa tinig at ang mga tuwid ay babangon. Ngayon sa buhay ng langgam at ang masama babangon sa katamakan ng langgam. Kaya masang mula kaya at nalangin po kami. Pagkasa namin ay buhay sa punat-buhay ka ng Diyos. Sa nakarating ang listening, lahat maabot ngayon na signal sa Job Sayo sa Facebook. Panginoon, sinasama ko po. Sana po ako kumpal. Abiyahin mo Diyos ay makanta ng bawat isa. Maraming salamat. Salamat po na tayo na mapuhin naman po kailangan. O Presbisto, lamat at pamintas. Amen. Amen. Hallelujah. Salamat po sa Diyos ng listeners. Positive kayo mo. Salamat po, brothers. Sa tala po natin mga Diyos ngayon, ako kayo magpahalan na po sapagkat mayroon tayong sundo at kapayapaan. Abag, bigyan ng Diyos. Kaya sa mga sa atin lahat, sa nagitan, na ating mga Kristo. Ito po rin po ang itas. Christ Jesus was the command of us calling. Believe us in Christ, international. Sa mga isa, grace, mercy, in peace. Be with us. Christ is Christ. Amen.